channel. This okay, so ang ating pag-uusapan is 5 reasons why you should move to Canada. So ano yung mga, especially yung mga personal ko na mga gusto, mga rasones ko bakit nagustuhan ko yung Canada. Kasi I live nga to different countries na, and ang Canada ay pang-anim ko na na countries na na-stayhan. Bakit gusto ko dito? Bakit? Ano yung rason? Anong meron ng Canada? So, i-discuss natin yan, okay? Etong sasabihin ko naman, guys, yung idea ko naman na to is mostly personal. Ano yung mga rason ko nga kung bakit nagustuhan ko yung Canada at sobrang mahal ko ang bansa na to. Anong meron, okay? Now, konting trivia lang. Ang Canada ho ang top 1 since 2015 to current, up to now. Top 1 ho yung Canada in terms of best quality in life. Number 1 ho yung Canada. So tinalbog, tinalo ng Canada ang Denmark, Norway, Australia, and so on and so forth. So top 1 ho ang Canada in terms of quality of life. Okay. Ang Canada is pangalawang bansa na second largest countries in the entire world. So yung nangunguna diyan in terms, guys, o paano ka yung ibig sabihin yung lawak ng bansa na yan. So pangalawa yung Canada. Sobrang laki ho ng Canada. Guys, you have no idea. May mga provinces dito, I'm here in Ontario, may mga provinces dito, say example, for example, Saskatchewan, na iba yung oras nila kaysa sa amin nga dito sa Ontario. Iba yung oras sa ibang mga provinces ng Canada kasi nga malawak ho yung Canada. Sobrang lawak ko ng Canada na dahil nga dyan, yung kahit ibang province ng Canada ay iba yung oras dito sa province namin. Like Saskatchewan, iba yung oras nila doon. Kasi sobrang laki yun ng Canada. Nangangalawa, pangalawa yung Canada nga sa largest country in the entire world. Yung nangunguna, I believe, is yung Russia. Russia have 17 million square kilometers. Ang Canada, Canada has 10 million square kilometers. Okay? Now, kung bigyan ko kayo ng ano para may maisip kayo gaano kalawak yung Canada. Yung ang Pinas ho is ang lawak ng Pinas, ang bansa natin is 300,000 square kilometers lang. Ang Canada is 10 million square kilometers. Gaano kalaki ang bansa natin? 300,000 square kilometers lang. Now, population ng Canada is 38, i-round lang natin, 38 million lang ang population ng Canada. 10 million square kilometers. 38 million lang kami dito. Pinas, we only have, yung lawak ng ating bansa, 300,000 square kilometers nga, population 109 million. Okay? So ganon ka ano bang tawag na ka-interesting yung facts na yan. Okay, so sobrang lawak ko ng Canada. Pangalawa ho itong largest country in the entire world. Now, okay. So yung ating nga dito na tayo, diretso na tayo sa ating topic. Ano yung mga rason? Ano yung mga rason bakit kailangan, bakit dapat kayong mag-move sa Canada? Tumira dito. Mag-migrate dito. Dalhin nyo yung mga pamilya nyo dito. Bakit nagustuhan ko yung Canada? Bakit nagustuhan ng partner ko ang Canada? Ano yung mga rasones? Now, unang-una, discuss natin. Again, ito'y personal ko. And some of it, medyo nag-research din ako, okay? Now, personally, yung una kong gusto sa Canada is yung tinatawag na equality. Kami dito lahat is pantay-pantay.
kahit pa temporary worker ka, temporary residence ka lang dito, temporary worker ka lang dito, pwede kang bumili ng sarili mong bahay dito. Pwede kang bumili ng sasakyan, pwede kang mag-drive dito, magkuha ng driver's license kasi gusto mong mag-drive at maibibili ka ng sasakyan, yes, you can buy. Meron kang pera na ibibili ng bahay nga, pwede ka, walang problema. Ibang country, si tanong nyo, temporary ka, wala kang karapatang bumili ng bahay. Okay? Now, equality. Napaka-importante na equality sa akin in general, guys. Most especially na lalo na yung diversity, lalo na yung sex, same-sex dito, same-sex marriage is legal dito. Pantay-pantay ho yung karapatan ng mga tao dito, regardless na ho kung kahit pa temporary foreign worker ka lang or temporary foreign residence ka lang dito or citizen ka dito. Sobrang maprotektado ho yung bansa na to, yung gobyerno na to. Right? Now, pinakasimple, nung nandun ako sa Hong Kong and even sa Taiwan, kapanahunan na yon 10 years ago, naalala ko nung nagtrabaho ako noon sa Taiwan, kailangan mo, hindi ka pwedeng lalabas nang wala yung residence card mo. Alien, ano bang tawag mo? Nakalimutan ko, guys. Remind me. Alien. Basta yung card mo, temporary resident card mo, or permit mo. Hindi ka pwedeng, ako, noon, naalala ko talaga, noon nasa Taiwan ako, that was 2005 to 2007, hindi ka pwede, sabi ng, kasi nakadormitory kami noon, hindi ka pwedeng lalabas nga ng dorm na yun kung hindi mo hawak-hawak yung ano mo nga, yung card mo nga, temporary residence card. At the same time, kahit sa Hong Kong, hindi ka pwedeng maglabas-labas ka na wala kang dala ng status mo, yung card mo, yung resident card mo doon, temporary resident card mo doon, kahit sa Hong Kong, right? Correct me. Tama, right? Kasi every now and then, mag-check yung mga police sa'yo. Dito, wala hong ganyan. Hindi ka, wala hong karapatan kung sino mang police na i-check ka, kung meron ka bang valid status dito or wala. Sobrang dami dito, alam nyo na, na walang papel dito. But, hindi ka ho, alam mo yun, yung masasabi mo na safe, equality nga, guys, equality. Mahirap hanapin ito sa ibang bansa. Yung respeto nila na binibigay ng bawat isang tao, regardless man kung ano nga yung status mo dito. Equality. Pwede kang bumili ng bahay, ng kotse, mag-start ka dito ng bagong buhay mo kahit pa temporary lang ikaw, temporary foreign worker lang ikaw, or temporary foreign residence lang ikaw, right? Next is diversity. Balik tayo sa diversity. Nakakamangha tong bansa na to, guys, kasi iba-ibang nationality. Pagkalakan mo dyan, may mga Indian. Pagka ano mo dyan, merong mga Chinese communities or Chinatown na tinatawag. Meron ding pagpupunta ka sa lugar na yan, puro mga Indian. Meron ding pagpunta ka sa mga lugar na yan, puro mga Filipino. And lahat, so lahat ng nationality dito na andito na mix ho kami dito sa Canada. So, hindi mo masasabi na, alam mo yung tipo, guys, sa ibang bansa na mamaliitin ka talaga. Kasi, hindi ka Chinese, oy, Filipino ka, mamaliitin ka. Hindi ka naman marunong mag-Spanish, hindi, Filipino ka naman, mamaliitin ka. Alam mo yung nafe-feel, hindi ka siguro verbally na sinasabihan or hindi ka din yung dinidiscriminate in front, but nafe-feel mo. Dito ho, sobrang, ang ganda ho ng feeling mo pag nandito ka sa Canada. Lalo na ako, na-feel ko na, you know, belong ka dito kahit pa noon na temporary foreign residence lang ako. Hindi mo ma-feel na dayuhan ikaw. Hindi mo ma-feel na, uy, mahihiya ako kasi ano pa naman yung status ko dito, temporary worker pa lang ako, nahihiya ako. No, hindi mo ma-feel yan, guys. Kasi nga everywhere, makikita mo lahat-lahat ng mga nationality.
hindi lang ito komunidad, hindi lang ito bansa ng Canadian at yung Pinoy at ng Filipina, hindi. Lahat ho kami dito, diversity nga ho, lahat ng nationality nandito na. So hindi mo ma-feel na mahihiya ka, hindi mo ma-feel na dayuhan ka. Kasi sobrang nga hong dami dito, nag-mix na kaming lahat dito. So yung masasabi mo, yung comfortability mo, yung confidence mo, na papasok ka dito, kahit temporary worker ka muna, na kahit international student muna, pansamantala yung iyong status, hindi mo ma-feel nga na ikay dayuhan, na ikay temporary lang na residency na resident dito, hindi mo ma-feel yan. Correct me, but mostly sa atin, yun yung feeling natin, kasi sobrang nga ho ma-feel mo na ang luwag ng bansa na to, ang alam mo yun, yung feeling nga ho na comfortable ikaw, yung feeling na hindi lang ako dayuhan dito, marami kami. Yung alam mo yung ganun na feeling. So again, equality. Sobrang hanga ako sa lalo na din sa mga attitudes ng mga Canadian. Yung purong Canadian talaga. Alam mo yung mga papangit pa ng mga ugali dito, guys. Yung mga sumalta lang dito, yung mga dayuhan lang dito na sumalta. But yung mga Canadians, pure Canadians, mamamangha ka sa kung gano'n sila ka-friendly, kung gano'n sila ka-matulungin. Naalala ko si Lola ng alaga ko, nung caregiver pa ako, si Lola, nakalimutan ko pangalan niya, but si Lola, sobrang bait niya. Yun. Ang dami niyang, sobrang ano pa siya, religyosa. Ang dami niyang communities, guys, na tumutulong siya doon, alam mo yung nagluluto, totoo yan dito. Existing yan dito, yung nagluluto, yung may isang community na hindi ito private, hindi ito komunidad or hindi ito organization ng may babayaran ka. Hindi, yung kusang nagtutulungan yung mga Canadians na nagluluto sila, na nag-i-imbak sila ng mga canned goods, na nag-i-imbak sila ng mga pagkain. And then tinutulungan nila, pinibigay nila iyon sa mga homeless. Sobrang daming organization ng Canadian dito na ganyan. And sobrang hanga ako. Kasi wala naman yan doon sa kahit sa Pinas. Yes, meron, but alam mo yon, yung front lang. But yung makikita mo talaga yung mga Canadians, yung pure heart nila na tumulong, makikita at ma-feel mo yun. So kaya sobrang hanga ako ni Lola, nakalimutan ko yung pangalan niya, that was 5 years ago. But sobrang dami, kasi one time, sinaman niya kasi ako. Food bank, ang tawag nila sa organization nilang ganyan. Maraming food banks dito. Yung mga private organizations nga, na hindi ito pang profit na organization, but mga kusa lang, kusa mga Canadians na nagkaisa at mag-i-imbak sila ng pagkain, magluluto pa sila ng pagkain, tapos mga homeless ay pinapakain nila. Totoo yan dito. Every municipality, I have to say, meron yan silang food bank na tinatawag, mga Canadians nga. Yung mga sumalta lang dito, mga dayuhan lang dito na nagka-temporary foreign residence na pumasok dito, nagka-PR, nagka-citizen, kung sino mga, ayokong mag-bitaw ng mga nationalities kasi baka mapagalitan ako. But mapapangit ang ugali, yun pa yung alam mo yun, yung may attitude talaga. But yung mga pure Canadians dito, guys, sobrang saludo ako, wala, sobrang hanga ako in terms of yung paano sila tumulong, alam mo yun. And then what else? Okay, so yung pangalawa, yun yung una, equality. Okay, yung pangalawa is opportunities, guys. Sobrang daming opportunities dito. Hindi ka mawawala na. I'm telling you, look at me. Okay? Itrabaho mo lang nga. Itrabaho mo, hindi ka magkulang sa disiplina, trabaho, guys. Diskarte sa buhay. Hindi ka pwedeng tama dito. Kung gusto mong umunlad, kung gusto mong makuha, kung anong goal man yan, gusto mong
gusto mong maging business owner dito, gusto mong maging licensed nurse dito, licensed doctor, teacher, licensed truck drivers, licensed anong klaseng profession ang gusto mong makuha dito, makukuha mo. Kasi nga ho, pantay-pantay. At yung opportunity, hindi lang sa mga Canadians, hindi lang sa mga preferred sila sa Indians or preferred nila Filipino, hindi. Ang opportunity ho ay, ano yun, yung pantay-pantay na pagka-distribute sa bansa na to. Now, it's really up to you lang kung itatrabahuin mo. Okay? Parang ako, caregiver pumasok dito and then may profession na, may sarili ding negosyo, and then yun nga, nagkabahay, masasabi ko at ang partner ko na medyo maayos ang sitwasyon na namin, and bumili na ng bahay, may sasakyan na, and then again, not to brag, but you know, kung tatrabahuin mo, kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo dito sa Canada, trabahuin mo lang, huwag kang tatamad-tamad, diskartian mo ng maayos, huwag kang susuko nga, never say never, and then makukuha mo nga. Yun yung opportunities na ibig kong sabihin. Even yung sahod dito, guys, I'm telling you, may equality din silang sinasabi. Every provinces, may standard sila na wage, na sahod. Hindi ka pwedeng bababa dun. Otherwise, nako, isa ipapasarado ng government ang company mo na yan. So, every single provinces, depending ho sa province, dito sa Ontario, iba ho yung standard wage dito. Doon naman sa Saskatchewan, Alberta, New Brunswick, Prince Edward, or wherever province ka man, iba-iba yung standard ng wage dito. So, hindi ka malulugi, right? Now, say for example lang, pumasok ako dito 2015 nga, right? Ang aming sahod noon, ang standard wage noon is 11 lang, 11.50, 11.55, 11.33. $11.33 or basta $11 lang yung per hour namin noon. Hindi ko makalimutan yun. And then, the following year, 2016, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, ano ba tawag nun? Tagalog nun. Inakyat ng gobyerno ang salary from 11 naging 14 na dito sa dito man ako sa Ontario, guys. Again, depende yan sa provinces nga. So dito sa Ontario, inakyat the following year, I think 2016, from 11 to naging 14. So obligado yung aking napaganyan na lang yung amo ko kasi obligado nga sila, mandatory, obligado kasi nga ho in-implement ho ng gobyerno, okay? So from 11 to naging 14. Ngayon 14 yung minimum wage dito sa Ontario. Iba naman sa ibang provinces nga. May provinces na mas malaki pa yung standard wage nila dito sa Ontario. But dito sa Ontario at least $14 yung start mo talaga dito per hour, okay? Now, kahit dyan sa sahod mo, makikita mo yung equality talaga, right? Now, doon sa Pinas, magdidepende yan kung magdidepende sa company mo. Kung meron ka pang, kung meron bang benefits ka or wala, kung ganito ang sahod mo or malaki ba or maliit ang sahod mo, magdidepende yan sa company. Dito ho, hindi. Equality nga. Sobrang disiplinado ang gobyerno dito. System nila, wala akong masabi. Okay? Now next, yun yung opportunities, okay? Depende na sa'yo kung itatrabaho mo nga, ay talagang may maaabot ka sa buhay dito, okay? Now, pangatlo, benefits. Oh, eto maganda, personal ko to na gusto, benefits. Okay, isa-isahin natin yan. Okay, benefits, unang-una, yung Canada Child Benefits, okay? Ikaw, kung low income ikaw, mag-asawa, or especially, single parent ka, may anak ka, abay, tutulungan ka ng gobyerno, guys. May monthly ang gobyerno na ayuda sa'yo. Saan ka pa nun? Makikita mo ba yan sa Pinas? You know? nakikita nyo talaga yung ano ko, tuwa ko sa bansa na to. And,
you know, not to brag and not to OA or napaka OA mo, dramatic mo, friendly, but sobrang nakakatuwa lang. Sobrang nakakatuwa, guys. Okay? So Canada Child Benefits. Meron bang ganitong klaseng bansa na ikaw ay maliit lang yung sweldo mo, parents mo maliit lang yung sweldo mo, or even single parent ikaw, bibigyan ka ng ayuda ng gobyerno? Walang ganyan. Right? So monthly ho yung ayuda ng gobyerno dito sa mga may anak dito, lalo pa marami kang anak, guys. Mag-anak ka dito ng 6. Ay naku, eh, siyempre, anak yun ang ayuda mo sa gobyerno. Right? Okay. Now, employment insurance benefits, or yung tinatawag na EI. Now, ikaw, finired ka. Not unless lang ha. Hindi pwede, EI is yung ayuda ng gobyerno kung ikaw ay jobless. Now, not unless ikaw ang talagang bumaba. Ikaw yung nag-cut ng trabaho mo, hindi ka bibigyan. Kung na-lay off ka or temporary nga na nawalan ka ng trabaho kasi nagsara yung company, lalo na netong COVID, or let's say nag-cut sila ng mga employment kasi medyo humina yung company mo, basta hindi mo lang kasalanan na nawalan ka ng trabaho, kasalanan ng company, ay may ayuda ka sa gobyerno, guys. Nako, 55% ng iyong salary, monthly yan, guys, or bi-weekly, binibigyan ka ng ano yan, ng ayuda ng gobyerno, saan ka pa? Okay? Now, hindi lang EI, meron din silang tinatawag na employment insurance, maternity, and parental benefits. Kung ikaw nga, yung asawa mo, ikaw, mag-aanak ka, mag-leave ka, kasi nga, mag-aanak ka, so EI, automatic yan, ayuda sa gobyerno yan. Not just ikaw, yung asawa mo rin may ayuda din sa gobyerno kasi parental benefits ang tawag dyan, right? What else? Sickness benefits. Kung ikaw ay magli-leave ka ng 1 month or 2 months kasi nagkasakit ka, ayuda ng gobyerno, automatic yan, right? Caregiving benefits. Caregiving benefits, guys, is yung mama mo or papa mo nagkasakit, asawa mo nagkasakit, anak mo nagkasakit, lolo mo nagkasakit, relative, any relatives na nagkasakit, and ikaw ang nag-alaga, may ayuda ka sa gobyerno, guys. So, isulduhan ka ng gobyerno kasi nag-aalaga ka ng may sakit. Ganon katindi ang Canada. Isipin nyo yun. Okay? Let's talk about SERB. SERB is ito yung benefits, ang tulong ng gobyerno, ang assistance ng gobyerno noong COVID. This happened last year, I think 5 months, from May to September, if I'm not mistaken, 2,000 Canadian dollars per month ang ibibigay ng gobyerno sa inyo. Lahat, kahit temporary workers, kahit international students, binigyan nila ng SERB. 2,000 a month, guys. Mabubuhay ka na nun. Kahit wala kang trabaho. For 5 months. Yun yung ayuda ng gobyerno. Automatic yan. Parang may sahod ka. Automatic yan papasok sa ano mo, sa bank account mo. Now, ako, hindi ako nakatry kasi hindi naman ako din nawalan. Thank you, Lord God. Hindi naman ako nawalan ng trabaho. Yung full-time ko nga. You know, sa hindi nakakaalam, full-time ko, sa malaking immigration firm sa Vietnamese, hindi naman ako nawala ng trabaho doon. Yung partner ko, however, nagsara, partner ko is a medical device technician sa isang malaking company dyan sa Markham. Nagsara sila, mandatory sila ng sara, March naman yun. Kasi lahat, yung March talaga, guys, March last year, lahat talaga ng company sinara. Lockdown talaga ng gobyerno. So, kinakailangan, yung company lang ng partner ko malaki, but kinakailangan nga magsara kasi mandatory ngang pinasarhan ng gobyerno last year, March, dahil nga sa COVID. So, 3 weeks siyang, 3 weeks na nagsara yung company niya. So, obligado siyang nag-apply ng SERB, and then naka-receive siya ng 2,000. Just 3 weeks. And then nag-receive na sila hanggang ngayon. So, ganun katindi yung ayuda ng gobyerno, guys. Na automatic yan. May hanapan mo nga lang ng paraan, guys. Meron kang mahihita. Kung sasabihin mo na nag-aalaga ka ng may sakit mo na mama, or sasabihin mo na
na-fired ka sa ano na-lay off ka sa company na yan kasi nga nagsara yung company or nagbawas sila ng ang tawag niyan, empleyado. So, automatic may ayuda ka sa gobyerno. Mga anak ka, may ayuda ka sa gobyerno. What else? Sickness, kung may sakit ka, may ayuda ka sa gobyerno. Saan ka pa nan? Yan, guys. Student loan. Ako, personal ko na gusto to kasi eto lang yung so far na eligible ako, student loan. Kasi, noong 2017 December nga ako nag-aral nga nitong immigration consultant program. And then, PR na ako noon, syempre, nag-apply ako ng student loan. Na ang student loan na tinatawag, guys, once na ikaw ay PR or a Canadian citizen at gusto mong mag-aral regardless kung anong ilang taon ka, 50 years old, 40 years old, 30 years old, 20 years old, may ayuda ang gobyerno sa iyo. Now, say for sa kaso ko, yung pinili ko nga na school lang is yung maliit lang, pipitsugin na na school, kasi hindi masyadong stricto yun, kasi nga may full-time din ako na trabaho nun. And then at the same time, mas mura yung tuition nun kaysa kung hahanap ako ng top 5 na university dito sa Canada. At masyadong matagal yun tatapusin ko. Kung doon ka nga sa known or popular na university sa Canada, ang immigration consultant is at least 1 year mong tatapusin. Dito sa napili ko na maliit lang na eskwelahan, which is accredited naman din, 6 months lang ay matatapos ko na yung program ko. So, mura lang din yung program ko na yun. 5,000 plus lang ang tuition ko. And then, plus yung grant pa. Now, yung grant na tinatawag, guys, is yung ayuda ng gobyerno. Kasi nga, estudyante ikaw. Now, option, choice mo na full-time student ka ba or part-time full-time student ka ba or at the same time nagtatrabaho ka. So, kung wala kang income kasi nag-full-time student ka, ang laki nang ma-receive mo na grant sa gobyerno. Grant is wala kang kumbaga bigay yun ng gobyerno. Ayuda yun sa'yo. Allowance mo. Kasi nga, full-time student ikaw. And then, yung tuition na yan, yun yung babayaran mo na six months after mo natapos yung kurso mo. Saka mo babayaran yan in monthly basis. Yung pagbabayad. So, yung 5,000 ko, ngayon, binabayaran ko pa ngayon, hanggang ngayon, kasi 5 years ko tatapusin, binabayaran ko lang ng $72 a month. Right? Tapos, yung grant nila sa akin, yung bigay nila sa akin, na ayuda nga, na allowance, is, I think, makatanggap ako ng kulang-kulang din 5,000. The grant is free yun, kasi nga, bigay na ayuda nga yun ng gobyerno. Allowance mo ba? Kasi nga, estudyante ikaw. Right? So, at the same time, na niloan mo yung tuition mo na babayaran mo 6 months after mo natapos ang kurso mo, babayaran mo lang na paliit-liit, may grant ka rin na tinatawag na libre na allowance mo nga yun. So, saan ka pa? Lahat dito, gustong mag-aral dahil sa grant na yan. Yung may ibang Pinoy dito, nakabili na ng bahay, nakadown ng bahay dahil sa grant na yan. Okay? So, meron ding iba, kapwa natin is sinasamantala yung mga benefits nandito sa Canada. Pero it is what it is, right? Now, kung grant mo, sobrang laki ng grant mo, kung mag-asawa kayo, gusto mo mag-aral, mag-asawa kayo, walang trabaho si asawa mo, ikaw nga, nag-aaral ka na, di sobrang grant mo. Ita-times to yung tuition mo na yan, yun yung grant mo. May computation sila na yan, guys. Pero yung grant na yan, I'm telling you, pwede mong i-loan niya, i-down niya ng bahay. Kaya may nagkakabahay dito na dahil lang sa grant ng student. Okay, so, naputol na naman, guys. Okay. So, yun yung mga benefits, Canadian benefits. Kung kayo ay PR na dito and citizen na dito. Right? And the next one is, ito pa. Hindi pa tayo tapos sa benefits, guys. So, Canada Pension Plan. Napakatibay ng sistema dito ng pension retirement mo. Retirement mo dito, guys. Napakasaludo ako. Napakatibay ng sistema ng gobyerno dito sa mga
magre-retire na nga, yung 65 ka na. Yung early retirement dito, I believe 160 ka na. Pero yung talagang, yung normal lang na retirement dito, edad mo 65. So, hindi ko na, na-dig masyado kung ano yung ilang percent, ano yung computation ng Canada Pension Plan na to. But meron sila nito at napakatibay ng system nila dito sa mga retirement funds nga or pension plan nga. Post-retirement benefits, meron din tinatawag na ganyan. Post-retirement benefits is yung gusto mo pang mag-continue ng trabaho hanggang 70 ikaw years old. Marami dito. I'm telling you, marami dito kahit mga matanda na Pinoy-Pinay, lola na nagtatrabaho pa rin. Kung kaya mo naman, kung uupo ka lang naman guys, magkakasakit ka kung uupo ka lang sa bahay nyo. Right? So, may iba dito, si lola, si lolo, makikita mo na naglilinis ng restaurant pa rin, naglilinis ng mall. May special naman sila guys, may special sila na treatment naman sa kung matanda ka na, natrabahante. So, hindi ka naman nila bibigyan dito ng mabigat kung talagang matanda ka na. But yes, karapatan mo na magtrabaho hanggang 70 ikaw dito. Yun yung tinatawag na post-retirement benefits. So, matatanggap mo yun after 70 years old ka na. Disability benefits. Kung under 65 ikaw and then disabled ikaw or may and then you cannot work. So may benefits din na tinatawag na yan. Yan yung disability benefits. Yung iba nga dito guys, I'm telling you, ginagrab na, tinatake advantage na nila yung mga benefits. Sobrang daming benefits dito na tinatawag. Ginagrab na ng iba. Disability benefits, yung hindi ka nga makakatrabaho kasi nga nabaldado ikaw. Yung iba pa dito, narinig ko yan. Guys, talagang intentional na piniyak yung kamay, yung isang daliri niya para lang ma-avail lang yung disability benefits or yung kasi nga hindi makatrabaho. Narinig ko lang yung issue na yun, but totoo yun kasi naibalita. Hindi lang narinig ko, naibalita talaga sa TV yun. So yun nga, tinitake advantage na nila ang iba. Lalo na hindi yung mga Canadians, lalo na yung mga sumalta nga lang dito. Yun yung grabe pa kung makagamit nga ng mga benefits dito sa Canada. What else? Old age security plan. Meron din silang ganyan na benefits. 65 up na edad. Guaranteed income supplement. Yun namang mga low income. So may trabaho ikaw, but maliit lang yung sahod mo. So may benefits ka din. May ayuda ka din sa gobyerno. Allowance for survivor. Kung ikaw ay... Ano ba tawag nito guys? Yung namatay na yung asawa mo, matanda ka na, and then namatay yung asawa mo, ikaw na lang mag-isa, may ayuda rin ang gobyerno sa'yo, may benefits din na tinatawag na ganyan, okay? So, sobrang daming benefits ho yung Canada. Sobrang daming pagpipilian mo, kumbaga. Kaya nga yung iba nga dyan, again and again, tinitake advantage na nila, okay? Now, yun yung pangatlo naman. So, una, equality. Pangalawa, opportunities. Pangatlo, benefits or ayuda. Pang-apat is yung accessibility, guys. Sobrang gusto ko naman yung accessibility ng bansa na to. Kasi sobrang ang... lahat dito online na. Okay? Lahat dito online na. Sobrang dali lang. Mag-renew ka ng health card mo, mag-renew ka ng driver's license mo, mag-renew ka ng plaka, mag-renew ka ng lisensya mo, mag-renew ka ng lahat dito online na guys. Pindot-pindot ka lang sa online, automatic na yan. Hindi ka na pipila-pila doon and so on and so forth. Walang pilahan na nangyayari dito. Right? Ganun ka-accessible ang bansa na to. Na wala ka nang dapat pilahan pa. Lahat ay nasa online na. Ganito, sobrang paborito ko tong part na to.
yung accessible na lahat. And even guys, last 2 months ago, na minor accident lang naman, yung kasagsaga ng sobrang snow dito guys, sa part namin, sa kung saan kami nakatira. Now, that was Sunday, galing kami ng mall, ng partner ko kasi may kailangan akong bilhin. And then pagka-uwi namin, balikin kasi namin, hindi namin na-check nga yung condition ng weather that day. So mali namin yun, talagang lumabas kami ng bahay at may binili. And then pagka-uwi, na-disgrasya kami. Minor lang naman. Dahil nga sa sobrang snow, hindi ko na makontrol yung munebela ng sasakyan at hinayaan ko na lang. So doon kami na nahulog kami sa gilid ng kalsada. Walang nangyari sa sasakyan, walang nangyari sa amin kasi twice ko nang nangyari sa dito sa pagdadrive ko dito sa Canada. Yun nga pag snow nga, yung hindi mo na kontrolado yung munebela dahil sa snow, dadalhin ka na ng sasakyan kung saan niya gusto. At wag mo nang iganong-ganong yung munebela, doon ka lang madidisgrasya na. Now, salamat naman sa Diyos at wala kaming, napapunta kami dito, yung kinahulugan namin na site is doon. Doon na site. Doon kami nahulog. Doon kami dinala ng sasakyan ko. Pasalamat na lang kami at wala kaming kaengkwentro nga na sasakyan. So, papunta kami dito, doon dumiretso yung sasakyan sa ibang side. Doon kami nahulog. Now again, hinayaan ko lang yung monobela, yung sasakyan. Yung gasolinador, hindi ko na din, wala na akong pinindot pa. Hinay-hinay ko lang, in-assist yung monobela, papunta doon. Mahina, hindi naman yung pagkahulog namin ay wala lang, yung paayon lang yung pagkahulog din. So walang nangyari sa amin, wala din nangyari sa sakyan, but eto na yun. Yung pag may mga ganyan na sitwasyon dito guys, yung car accident nga, kung nahulog ka man or konti lang sitwasyon, nag-stop lang yung sasakyan mo dyan sa gilid ng kalsada, may magsistop na sa'yo ng mga concerned citizen. Are you okay? Tumawag ka na ba ng, should I call police or ambulance or blah blah blah? Talagang nakasanayan na yan ng mga tao dito. Pag may nakita silang aksidente o nag-stop ka lang sa gilid ng sasakyan, magsistop sila. Okay ka ba? Ayos ka ba? Kailangan mo ba ng assistance? And so on and so forth. So yung sitwasyon namin, marami na lang nag-stop. Marami, kampante ako, yung partner ko, sobrang kaba niya. Kasi first time niyang nangyari. Ako pangalawa na kasi yun. Pangalawa, pangatlo. Kasi nga, yung caregiver pa ako guys, doon ako sa liblib nga sa sobrang rural area na grabe yun mag-snow doon. Kaya pag masasabi kong kampante ako, mag-drive pag snow nga. But it is what it is. Talagang dadalhin ka na ng sasakyan mo at hindi mo na makukontrol nga yung sasakyan mo minsan. May mga ganong instances talaga. Kahit winter tire ikaw. Naka-winter tire ikaw. So marami na nag-stop. Ay, okay. Tumawag na ba? Blah, blah, blah. Hindi na ako tumawag ng police. Guys, ang tinawagan ko una, kasi alam ko naman sa sarili ko na walang nangyari sa amin, walang nangyari sa sasakyan. Kailangan ko lang ng tow truck para iahon kami doon nga sa gilid ng kalsada. Iahon yung sasakyan namin at para umuwi na kami. Yun lang yung dapat kong gawin. Now, guys, wala pang 5 minutes. Guys, nagwang-wang na. Andyan na yung ambulance, andyan na yung paramedic, andyan na yung firefighter, andyan na yung police, guys, tatlong police pa ang nandoon. Sobrang ano na, nahihiya na tuloy ako, guys. Nahiya ako na, kasi wala na ang traffic, guys, na ano na yung traffic, na naapektuhan na yung traffic ng kalsada, na-stop na lahat, kasi nga yung mga police na, over-exaggerated na yung mga police at mga fire truck nandoon na.
paramedics pa and ambulance pa. Wow, sobra ng maeksena na ang pangyayari. Nahiya na tuloy nga ako. Imbis na tow truck lang yung kailangan ko. Hindi naman ako tumawag. Yung mga concerned citizen, yung tumawag ng mga pulis nga, mga etc. So, it is what it is. Kailangan kong harapin yung pulis nga. Napakabait ng mga pulis dito, guys. I'm telling you. Sobrang safety ng lugar na to. And then, sin-interview ako. Okay lang ba kayo? Wala ba kayong... kailangan bang ipa-check nga daw? Ipa-check nga daw ng ambulance nga. Nandito na yung ambulance, paramedics, andun. Sobrang dami ng tao. Ganyan dito pag may sakuna, pag may aksidente, dyan sa car accident nga, sa kalsada, ganyan dito kalala, guys. Ganyan ka. Ewan ko ba yung mga firefighters na to, mga paramedics na to, mga ambulance na to. Kumbaga, guys, yung nag-uunahan na sila. Uy, may aksidente doon. Sa paunahan na lang na umabot doon yung mga ambulance, mga firefighters na yan. Mga fire truck na yan, mga ambulance na yan. Nag-uunahan na yung mga paramedic na yan na pumunta doon sa lugar ng sakuna. Ganun ka-accessible yan, guys, dito. Malulula ka na lang kahit hindi mo kailangan. Andyan na yan sila. Parang sila pa yung may gusto na ipacheck ka. Sabi na namin, no, wala problema, okay kami. Ayos naman, kasi mahinahon nga naman yung pagpunta namin doon sa sulok ng gilid ng kalsada. But ganun, in-explain ko lang sa inyo kung gaano ka-accessible, gaano ka sobrang, ang tawag niyan, bilis ng sistema dito nga. Hindi ka... Uy, kukumpara mo sa atin, guys, namatay na lang yung pasyente, guys, kasi ang tagal dumating ng ambulansa. Tapos kung gagamit ka pa ng ambulansa, may bayad ka pa. Kung gagamit ka pa ng kung anong-anong klaseng gamit mo sa gobyerno, babayaran mo yan sa atin, di ba ho? E dito, guys, sila pa yung nagkakandara pa na, gamitin nyo na kami. E magpa-check na kayo. Anong kailangan nyo ba ng assistant dyan? Dali na kay wala kaming pinagkakaabalahan dito. Yung mga ganun na eksena. Ganun kasi accessible dito, guys. I'm not even kidding. Natatawa ako, nai-excite ako na i-explain sa inyo ito kasi nakakatuwa nga ang ganitong sitwasyon dito sa Canada. Now, okay. So, yun yung accessibility. Lahat dito online na, hindi mo na kailangang magpunta pa doon and napakadali kausapin ng mga government employees. Napakadaling kausapin, magpa-appoint ka, whatever that is na gusto mong mangyari, ano ang gusto mong i-apply, ano ang gusto mong i-renew, ano ang gusto mong mangyari nga. Kahit pa anong agency yan ng gobyerno, haharapin ka, napaka-thoughtful pa naman nila, napaka-mahinahon, iintindihin ka, may accessible pa yan lahat kung ikaw ay baldado, disabled, may tatakbo sa'yo na nagdadala ng wheelchair at i-assist ka pa, uunahin ka pa kasi ikaw ay matanda na, uunahin ka pa kasi ikaw ay disabled, napaka-smooth ho ng sistema dito sa mansang to. Okay? Yun yung ibig kong sabihin sa accessible. Napaka-easy, napaka, alam mo yun, worth it. Kahit pa medyo mahal yung tax namin dito, but worth it. Kasi, andun sila, guys. Kung kailangan mo, andun sila. Kahit pa yung, alam mo yung, eksena na nasa highway kayo, nagde-drive kayo, but may emergency doon banda. Say, for example, siguro may matanda doon na residente sa side na yun. And then nasa highway kayo, obligado ka, masasampahan ka ng kaso, obligado kang gumilid ka sa daan at paunahin mo yung ambulansya na yan, paunahin mo yung kung sino man nagwangwang dyan, police or ambulansya man yan, paramedics man yan, obligado kang gumilid ka, igilid mo yung sasakyan mo, they don't care kung saan kang gilid, andyan ka, basta paunahin mo yung mga sasakyan na yun nga.
kasi nga may emergency doon at kailangan ng emergency na ambulance, emergency na paramedic, emergency na fire truck, emergency na police. So yun kadisiplina kaganda ang sistema ng Canada, no? Simple, you know, simple scenarios lang sa pang-araw-araw na buhay namin dito. But you know, if you will think of that, eh paano kung ikaw nga yung na emergency doon? Right? So sobrang laki ng tulong, sobrang laki ng disiplina na ganyan na ng eksena na ganyan. Sobrang laki ng tulong na yan. Disiplina nga. And then yung system nga dito ng gobyerno, sobrang smooth nga. Yun yung ibig kong sabihin. Accessibility. Number 5 is system itself. You know, healthcare system. My gosh, guys, healthcare system dito, wala akong masabi. May family doctor ka, pupunta ka lang doon. Kasi, I don't know, kung ano ang gusto mo mangyari, magpa-general check-up ka, so be it. Magpa-x-ray ka, so be it. Magpa, anong klaseng examination ang gusto mo, so be it. And that's for free. Okay? Papasok ka ng hospital, dalhin mo lang yung health card mo, that's it. Ano mang kailangan mo doon sa loob ng hospital na yan, that's it. All you need to bring is your health card. And that's it. Okay? Ganon kaganda ang healthcare system dito sa Canada. Papasok ka, manganganak ka, dadalhin mo lang, health card lang, may private room ka na. Manganganak ka doon, papakainin ka ng maayos, sobrang ganda, sobrang linis, manganganak ka, private room, and that's it. Uuwi ka, 2 days from that, wala kang babayaran ni singkong duling. Magpapa-abort ka, kung gusto mo magpa-abort, so be it, wala kang babayaran ni singkong duling. Pupasok ka ng hospital, guys, health card nga lang ang dadalhin mo, and that's it. Wala ka nang problemahin pa. Okay? Ganon kaganda yung healthcare system dito sa Canada. Okay? Now, education system. Education system dito, guys, na nakakamangharin, even yung temporary worker. Okay? So, papasok ka dito, say for example, again, si Friendlee, okay, so Friendlee ay study permit holder. Dinala ni Friendlee ang kanyang asawa at mga anak. Yung anak ni Friendlee na yon, libre yon sa pag-aaral dito. Okay? Primary, secondary, libre yon. Walang tuition fee na nangyayari kahit pa temporary worker ka lang or temporary international student ka lang. Right? So yung asawa mo may open work permit na, makakatrabaho pa siya, yung anak mo at the same time, mapapaaral mo pa dito ng libre. Education system dito, mabibilib ka, guys. Lahat dito, primary and secondary, libre. Well, pwera lang sa'yo kung gusto mo mag-private. May mga private schools din. But depende na yan sa'yo. But public school dito, wala ka nang babayaran. Ang mga teachers dito, sobrang mahal ng gobyerno. Minsan ay na-over na yung pagmamahal ng gobyerno sa mga teachers. Yan. Puro na lang din reklamo yung mga teachers. Kasi nga, binaback upan sila ng kanilang union. So, minsan, halos araw-araw na lang, naririnig ko yung balita na yung teacher nga, teacher, may reklamo na naman, and so on and so forth. Okay? Napakaganda ng healthcare system dito and education system. Now, other than that, yun na yung lima. Una, equality, opportunities, benefits, na isa-isa ko yan. Pang-apat, accessibility, pang-lima, system nila. All sorts of system, all sorts of agencies, government agencies, ang ganda ng sistema nila. Hindi ko lang maisa-isa kasi aabutin tayo na magdamag. Okay? Now, other than that, guys, of course, political stability. Alam nyo yan, walang kaaway ang bansa ng Canada, bagkos ay nangunguna ang Canada is isa sa founding member ng UN, United Nations ba? Okay? So, bagkos, walang kaaway ang Canada, security, masasabi natin, political stability, bagkos, nangunguna ang Canada sa pagtulong sa ibang bansa. Alam nyo yan, okay? Economic stability, importante dito, mahalaga to, kasi alam nyo,
ang gobyerno ng Canada, inuuna nga nila na magkaroon ng trabaho, hindi maubos, walang jobless dito, sobrang baba lang ng rate, ng percent ng mga jobless dito. Kasi hinahanapan ng trabaho nga na mag, hinahanapan ng gobyerno nga na magkaroon ng trabaho lahat dito. So jobless dito, sobrang konti lang ng rate. In fact, yung immigration ng Canada, kung basahin niyo yung previous na videos ko about in-demand skills, every single provinces may tinatawag sila na in-demand skills kasi nangangailangan nga sila ng mga tao, trabahante doon sa mga occupations na yan, meat cutters and so meat cutters, construction workers, machine operators, truck drivers, kasi wala nga hong mag-a-apply, walang interesado sa trabaho na yan ng mga Canadians or PR. Kaya naghahanap sila foreign workers. So sa hindi nakapag nanoon, panoorin niya, maganda yan. Okay? What else? Economic stability, healthy environment, alam natin yan. Sobrang sariwa, walang pollution na nangyari dito, sobrang sariwa, protektado ng Canada ang bansa nila. Okay? Sobrang disiplina ng mga tao dito. And nangunguna talaga yung gobyerno maging healthy ito, malinis itong Canada. In fact, isa sa pinaglalaban ng Canada sa UN is yung climate change. Yun sila, sobrang strict, sobrang pinaglalaban nila ang climate change, guys. What is infrastructure when it comes to yung transportation, accessibility ng transportation dito, wala kang masabi, wala kang marinig sa, wala kang maikomento sa transportation dito, subways, train, bus, anong klase man, sobrang accessible ng transportation dito. Mapa within GTA ka lang or sa sentro or dito ka sa labas ng sentro. Sobrang accessible ng transportation dito. Roads, sobrang ganda ng mga kalsada dito. Now, wala kang masabi sa mga kalsada dito. Kahit pa maayos pa ang kalsada, maayos pa yung kalsada ay ginigibanan nila at inaayos na naman. But whatever. Okay, so pag first time home buyer ka, may tulong din ang gobyerno sa iyo. May benefits din, may ayuda ka rin. May pa-loan din sila sa first time home buyer ikaw. Ano pa? Income tax return. Meron 'yan dito. Sa Pinas alam kong wala. Income tax return, mag-a-apply ka ng tax nga, isasubmit mo, ifa-file mo yung tax mo every February to April of every year. And then may marireceive ka na refund sa tax mo. Okay? Saan ka pa niyan? Now, okay. So that would be it. Sobrang tagal na natin. Aabot na naman to ng kulang-kulang isang oras. Now, that would be it, guys. Again, sana may nakuha kayo, nagka-interest kayo, na-explain ko ng maayos, ng mabuti, kung bakit top 5 reasons nga why you have to leave, why you have to move, why you have to immigrate here in Canada. Bakit kailangan nyong pumunta dito at dalhin yung mga anak nyo dito sa Canada. Kasi eto yung mga rasones na to. Sana naintindihan nyo at napaliwanag ko nga ng maayos sa inyo. Please do subscribe and share this channel, guys. Again, sobrang salamat ho sa inyong pagtatangkilik ng ating channel. God bless and bye for now. See you in my next video.